Kamusta mga Lods? Kanya na po mga Lods? Ito po yung buhay operator mga Lods. Kakain na mag-isa kung saan pumabutan ang tanghali. Doon po kakain. Sa amin po kasi dito mga Lods, inatid na po ng pagkain, mayroon po tagatid. Kain po mga Lods, kain po tayo. Ulam po namin, fried chicken. May isang sour pa po. Calamansi, tuyo, tsaka sili. Ito po yung kagandahan mga Lods kapag meron pong napasokan na trabaho na isang operator ay libre kain po. So pagising mo sa umaga, hindi ka na magluluto. Kasi may canteen po kami mga Lods. Pagising namin sa umaga, maliligo na lang po, magkakape. Tapos pupunta na po sa canteen bago magkain. Sa tanghali na po mga Lods, natin po yung pagkain sa amin kung saan po kami na destino, kung saan po nasain. Bale, kahit di na po kami mag-alis sa unit, dito na po kakain, natin na po pagkain mga Lods. Ay, kalat pa. Bastos. Uy! Nagpintamit ko ah. Ito po minsan mga Lods, yung nakakalungkot sa buhay ng isang operator. Maliban po sa nagtitiis ka na malayo sa pamilya, kakain ka po kung mag-isa, malungkot po. Pero okay lang po. Kasi kailangan po magtrabaho, kailangan po kumita ng pera para may po suporta sa pamilya. Ang ibang mga kasamahan ko nga po ng mga operator mga Lods, galing pa po sa malayong lugar. Galing pa po ng Kamaynilaan. Nakakawit po sila sa pamilya nila mga Lods kapag 20 December lang. Ilang po yung time ng bakasyon nila. Sa amin po, weekly, nakakawit po kami sa pamilya namin. Kasi pag Sunday po rito sa amin, rest day po, wala pong trabaho. Yan lang po yung panapar sa pamilya. Masarap po magkamay mga Lods kapag nagkakain. Pero ang totoo po niyan, kutsara ko po naiwan doon sa bangas namin. Kaya ito, nagkakamay na lang. Thank you.
yung tipin maluti na nilalagyan ng pagkain namin. Bali, pagbalik po nila, dadaanan din po nila ito kukunin. Inatip po nila ito kay na mga lods, mga 11:30 po. Tapos mamaya mga 12:30, dadaan din po sila ulit kukunin yung mga tipin. Bali, ilalagay ko lang po dyan sa gilid mga lodi. Para mamaya, nag-i-lip ako, hindi na ako maistorbo. Bali, kukunin na lang po nila. Ito po talaga madalas na nagiging bahay po ng isang operator mga lodi. Yung unit niya po. Naalala ko mga lodi nung araw nung nagka-quarry pa lang po kami sa isang company po na pinanggalingan ko. Bali sa quarry po kami na-assign. Malayo po sa Cabias na mga lodi. Sa buntok po kami na-assign. Sa Ilog. Malayo po sa highway. Bali, yung nagiging tulogan namin doon mga lodi ay yung ginawang kubo-kubo lang. Ginawang kubo-kubo na gawa sa kawayan, tapos yung dingding po namin tsaka titrapan lang po. Ganun po kahirap ang buhay ng isang operator mga lodi. Tinitiis pong hirap para po sa pamilya. Kapag ka umuulan mga lodi, hindi na po kami natutulog sa kubo kasi po tumatagos yung ulan. Kanya-kanya na po kami akyatan sa mga unit namin, doon na po kami natutulog. Taste lang po talaga mga lods para kahit papaano makaahon sa kahirapan. At kahit papaano mayroon man lang kakainin yung pamilya. Yun lang po mga lods, marami po salamat sa panonood. Pa-subscribe na lang po mga lodi ng channel ko para maging updated naman po kayo sa susunod na gagawin ko pang video. Marami pa pa kong video na i-upload mga lods. Marami po salamat. Ingat lang po lagi. Lagi pong tandaan. Kahit anumang ginagawa, kung saan ka man, kung ano man yung kalagayan mo sa ngayon, lagi po mag-iingat. Yun lang po. Marami po salamat. Magparayan po sana tayo ng may kapal.